ang salitang magpapasalamat ay isang salita na humihipo sa bawat puso ng tao, maging sa puso ng Diyos. Nais iparating ng Diyos na sa tayo'y tuwing magdadasal sa Kanya ay mabanggit lamang ang salitang magpapasalamat. Sapagkat ito ang salita na nagpapasaya at humihipo sa puso ng Diyos. Papasalamat po tayo sa ating Ama sapagkat tayo ay binigyan niya ng buhay, hininga, at sa araw-araw tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Kaya malaking bagay na tayo ay magpasalamat sa Kanya sa hangin, sa araw, at sa lahat ng mga bagay na ibinigay niya. Dahil kung tutuusin, napakamahal po ang oxygen sa hospital. Mapasalamat po tayo na tayo ay malakas at nasa labas ng hospital. Hindi po natin kalimutan na magpasalamat tayo sa araw-araw sapagkat binigyan din po tayo ng lakas upang makagawa ng lahat ng ating gawain o ng ating trabaho sa araw-araw na upang tayo ay mayroong makain sa ating ginagawa na trabaho. It's written in the book of 2 Corinthians chapter 1 verse 3. Let's give thanks to the God and the Father of Jesus Christ, merciful Father, the God from whom all help comes. Lalo po tayong magpapasalamat sa ating Diyos Ama na nasa langit na tayo ay hindi binigyan ng Espiritu ng alipin na upang tayo ay matakot sa mga tao o sa mga problema o sa mga sakit o sa mga pagsubok na darating o darating pa. Bagkos, binigyan tayo ng Diyos ng Espiritu na maging matapang, na harapin ang lahat ng pagsubok na sinisigaw natin sa ating pagdadasal, na sinasabi nating Ama o aking Ama. As it is written in the book of Romans chapter 8 verse 15, for the Spirit that God has given you does not make you slaves and cause you to be afraid. Instead, the Spirit makes you God's children. And by Spirit's power, we cry out to God, Father, my Father. Sa lahat, tayo ay magpapasalamat sa ating Diyos Ama sapagkat Siya ay tunay at buhay na nagbibigay sa atin ng biyaya araw-araw. Siya na binigyan tayo ng karapatan na tawaging anak dahil sa ating paniniwala at pananampalataya. Siya ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kapayapaan ng ating kaisipan, na ang biyayang ito ay hindi ng milyon-milyong salapi ng mga taong mayayaman, sapagkat ito ay libre na ibinigay ng Diyos Ama sa mga taong naniniwala at sumasampalataya sa Kanya. Kaya purihin ang Diyos sa Kanyang kabutihan. Purihin ang Diyos Ama na Siya ay patuloy na nagbibigay sa ating puso at sa ating kaisipan ng kasiguruhan na tayo bilang anak sa pananampalataya ay tatawag sa Kanya na mayamang Ama na nagbibigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan. In the book of Romans chapter 1 verse 7, so we write to all of you in Rome, whom God loves you all to be His own children, may God our Father and the Lord Jesus Christ give you peace, grace.
tayo ay maging magalak, magpasalamat lagi, magpuri, sumamba, mag-worship sa Kanya, sa ating Diyos Ama na Espiritu, sapagkat mayroon tayong access sa Kanya, sa ating Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, na sa tuwi-tuwi na, hindi nakakalimot at hindi tayo pinapabayaan. Kaya po tayo'y tumawag sa Kanya at Siya ay sasagot. Yun ay nakasulat, Jeremiah chapter 33 verse 3. Call unto me, I will answer you. I will show you great and mighty things which you do not know. Kaya ito ang ating panghawakan na salita ng Diyos. Sa Kanyang mga pangako na totoo at hindi sinungaling na pangako. Di nasisira na pangako. Panghawakan po lamang natin at paniniwalaan. Kaya hindi po tayo dapat na mag-alala sapagkat ang Diyos Ama ay nagmamahal sa atin.